Ito ay ang catch cup and paintbrush. Gagamitin natin yon para mag-rehouse tayo ng isang tarantula. Huwag sana siya mag-bolt. Ito ay ang Ceratogyrus darlingi. Siguro mga nasa 4.5 inches na siya. Dahan-dahan natin siyang hulihin. Old world tarantula to, kaya medyo nagdidepende siya sa venom niya. Yung mga new world na tarantula naman, nagdidepende sila or ginagawa nilang self-defense yung urticating hairs nila. Oops, di pa tayo safe. Baka mag-bolt ito sa bagong enclosure niya. Ililipat ko nga pala siya kasi gagamitin ko yung Exoterra breeding box. Rear horn baboon tarantula. Itong rear horn baboon tarantula, mga fusorial species sila or mga burrowing tarantula sila. Dagdagan ko na mamaya ng kokopit. Buksan lang natin yung takip ng bote, tas dun natin sila ipopoke or susundutin. Ayun na nga, wala na. Di na nakuha na ng camera. Buti hindi siya tumalo ng table. Nasa ilalim lang siya ng table. Kaya tinatawag siyang rear horned baboon tarantula dahil may distinctive feature siya. Ito ay yung sungay niya sa likod ng carapace niya. Yan.